So guys, welcome back on another video at kasama ko na naman po muli si RenzTV. Kung makikita nyo naman sa title kung ano po gagawin namin po sa video nito. May mga questions lang sana ako para kay Matt. First of all, kung makikita nyo parang iba yung solution something, ginagamit ko ngayon DSLR ni Matt. Same sa akin. Ito, Lobat. Ano yung idea mo talaga noon bago ka pumunta dito sa Italy? Ano yung sana gusto mong gawin? O yung gusto mong gawin na hindi ko nagawa? Oo, yung kunyari nasa Pilipinas mo na unexpected mong pumunta dito. Ano sana yung pangarap mo noon? Maging pulis, sundalo. Gusto kong maging sundalo dati. Tapos hanggang pumunta ako dito, gusto ko pa rin maging sundalo kasi nakilala ko ulit si YouTube. Wala. Pero yun, gusto kong maging pulis ako kaya sundalo dati. So, nung pumunta ka na dito sa Italy, di ba pangarap mo mga maging pulis? Nagbago ba pangarap mo? Before mo na-meet si YouTube? Oo, hindi. Oo, nagbago. Gusto kong maging engineer. Hindi, dati ko pa gusto maging engineer. Hindi, una chef. Chef muna nung bata ako. Tapos naging sundalo, naging pulis. Tapos naging engineering. Tapos naging... Ito, yung pinaparad niya ngayon. Nung unang pumunta dito, nung unang pasok, unang araw ng Pasko school. Sa school, okay. Anong first expression mo? Ibang-iba. Kasi nung pumasok ako, may nagsusuntukan. Nag-aasar, nagbabatuan ng papel. May pumasok ako, may sinuntok yung kaklase kong ganun. Kasi medyo mas matured pa sila. Mas malalaking kaklase ko dati. Kaya ibang-iba. Tsaka, syempre, hindi pa ako nakakaintindi nun. Hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Pero, natanda mo yung sinabi sa'yo nun? Na? Wala, pinagtitinginan ako. Pinaka-awkward ko lang. Pinaka-awkward ko lang. Titinginan ako lahat. Sa likod ko, sa gilid, lahat-lahat. Ikaw ba nag-present ng self mo na English or sinabi ng teacher? Sinabi ng teacher na mag-present ako. Tumayo lang ako sa pwesto ko. Before tayo nag-meet, syempre, sino unang na-meet mo sa aming apat? Sa aming tatlo? Si Russell. Oo. Paano nagsimula? Nagsimula sa kurso ng Italiano, yung course. Course. Ng Italian kasi nag-learn kami dati magsalita ng Italian. Ngayon pumasok ako ngayon sa klase ng anong ganun yun, sa room ng ganun yun. Lumapit sa akin si Rase, sabi niya, unang tanong niya, naglalaro ka ba ng Dota? Yun yung unang tanong niya sa akin. Tapos, imbis na tanongin niya yung pangalan ko, kaya taon ko, kunwari ganun. Pagkapasok talaga Pagkapasok ng room, umupo ako, tapos lumapit, pumasok siya, umupo. Tapos lumapit sa akin. Ah, biglaan agad-agad? Oo. Hindi, pinaba niya muna. Tapos medyo tinignan niya ako gano'n, mga siguro 3 minutes. Tapos lumapit siya. Glalaro ka ba ng Dota? sabi ko, pero Dota 1 parang yun kasi wala pa akong computer noon. Paano naman nag-process? Ah, yun. Communication niyo, relation niyo? Hindi, dati hindi pa kami masyadong close kasi second year siya, third year ako. Which is napakaiba kasi iba pa, hindi pa kami masyadong close noon. May sumasama pa siya sa iba kasi may kaklase din siyang Pilipino. Tsaka syempre, wala pa noon. Hindi pa kami masyadong nag-uusap noon siguro. Two times a week dahil may kurso. Yung kurso lang. Yun lang, doon lang sa kurso. Tapos yun, hanggang sa ako lang, inaya ko lang siya lumabas. Sabi ko, labas tayo. Labas. Hindi pa siya pwede lumabas na. Strict pa dati, hindi pa pwedeng lumabas ng sobra. Hindi siya nakakalabas dati, tapos yun, naiaya ko. Ito yung mga years, moments, time na paano kayo nagkakilala? Paano nga nag-improve? Mas gumanda yung relation nyo? CSGO, Dota 2. Bakit sa laro? Kasi sa laro, parang mas nagko-communicate kami. Magsisimula kami ng 3 o'clock, matatapos kami ng 2 o'clock ng madaling araw. Which is 3 o'clock ng hapon, uwian namin. Biyernes, matatapos kami ng 1 to 2 o'clock ng madaling araw. Diretso, non-stop. Kung isap man, kakain. Hindi, kakain. Wala na kain. Inom, ihe, yun lang. Diretso yun. Dota 2, CSGO, pinagpapalit-palit lang namin para hindi ma-board. Siyempre, ilang oras kami magkausap ng ganun. Habang nag-uusap, nagkakasakilala na rin. Tapos, sige, patay mo na nasa gilid. Kasi medyo konting nag-ano, naglolokan na doon. Bobo mo naman, parang ganun. Tsaka Rainbow Six Siege pa, pero hindi ito sponsored ng mga tatlong yun. Di ba kayo nagkaroon ng tapos away? Tapos naglalabas-labas. Hindi away, wala pang away. Away na laro, pero away na sa laro, oo. Para, bobo mo nun, ba't mo ginawa? Sabi ko, huwag mong gagawin yun na gano'n. Hindi, pero yung away na parang saglit lang. Yung wala. Away na talagang nag-away. Nagtampo, oo. Paano? Gusto ko yung baril, hindi niya binigay. Hindi ko kinausap. Gusto ko yung hero, hindi niya binigay. Parang hinayaan ko lang, sige, taro lang ako. Sasalita siya, hindi ako sasalita. Tapos minsan siya din. Magsasalita ako, hindi siya nagsasalita. Quit na ako sa laro, doon na ako sa ito. Ganun lang. So pagkatapos ni ano, ilang months tayo nagkakilala? Exam. Last days ng exam. 2018. 18 yung tesina. Yung last, yung ano, meron pa tayong last na exam.
Meron pa tayong last na exam pero naglumabas tayo imbis na mag-review. Math sa amin. So basically, yung unang exam namin was Italian. About sa Italian yan. Grammar. Tema. Yan. Ganyan. Ng parang. Tapos namin yun. Yun, Oslo. Mga araw na parang magkikita lang kami sa labas. Sabi ko, ciao. Tapos, English, ganon. French sa amin. French, kami Spanish. Yun yung araw na lumabas tayo. Yun yung araw na kilala, medyo nagkakilala. Si Razin noon, that moment, kilala ko naman eh. Hindi lang ako siya doon. Kilala ko na rin. Yung araw na mabas kami, alam mo parang kakakilala mo lang sa labas, tapos... Tara, labas tayo. Pumunta muna tayong parko na medyo nag-usap. Ah, nag-usap-usap lang nga. Tapos, umalis mga na araw na sinasabi nyo, everyone, ginagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Kasi medyo ano pa dati si Russell eh. Sabi, hindi naman siya immature. Bata pa lang siya dati nun. As in, bata pa yung sariwa pa yung pag-iisip niya dati. Meanwhile. Ano? Ano? Send po ito ni Max. Ex-Max? Hindi pa masyadong ano, tapos yun. Develop na din nung lumabas kami, nag-ayato. Labas tayo, sabi, sige, anong oras? Sige, buti nga pinayagan si Russell dati. Buti. Kasi pag ako nag-aya minsan di siya pwede, minsan oo. Buti, biglang pinayagan kasi subito. Diba, kasi noon, yung mga grade 6 kami, prima media, kilala na ako ng tatay ni Russell. Nakikita ako dun sa parko, nakasama ko si Russell. So maybe siguro nakipagkwentuhan natin si Russell, baka Russell lang, baka lang. Kasi may moment din kasi yung iPhone 4 ni Russell, di ba nga, na ano. Nagaganyan lang kami. Ganito na, sabihin natin ito yung sahig. Gaganyan lang kami tapos biglang na umano lang, baksak ganyan, basag. Nasira. Oh, ganyan lang distansya, ganyan lang. Wala. Gumanon. Antik na yun. iPhone 4, nagkwentuhan sila, bonding with parents. Siguro nakwento din ako. Tapos inaaya ko nga din siya yung mga ano, yung lumabas pag last day ng school, ng afternoon. Yung may basaan. Basaan. Mm-hmm. Doon kami medyo nagkakilala. Baka siguro pinayagan si Russell noong that moment, baka sinabi ako na. Kasama si Paolo yung sa ano. Maybe, pero hindi ako sure. Kasi yun nga, inaya ko nga silang dalawa, anong gagawin niya ba? Wala, ano lang naman. View kasi ako, kasi lagi akong free. 98% at the time, free ako. Free yung oras ko dati. Kasi last day na yun eh. Wala na akong gagawin pagkatapos ng exam. Anong gagawin na lang namin doon? Ay, umasa na pumasa. Hindi, kasi papasa talaga. Papasa na tayo. Papasa naman talaga. Papasa doon na yun. Oh, exam kahit na lang ano, talaga. Parang final na lang yun. Oh, yung final grade. Kung talagang ito tamang-tama ba ito yung mga pinag-aaralan. Based on what teacher put on, based on the card. Pasado na yun. Pasado na yun. Wala na nga yun. Parang easy na lang. Hindi ko din inaakala na ganun lang palang kasyadong kasi. Oo nga, pati pero ang problema, nung tesina na. Nasagot mo wala? Isa hindi. Ikaw. Oo. Oh. Kaya nga Pilipinas yung kinuha ko kasi pag nagtanong sila ng Pilipinas, wala silang alam. Wala silang alam. Kaya pinag-invento ko lang yun. Ah, ganun pala sa Pilipinas. Ewan ko yung sa story, ewan ko kung may alam siya, pero hindi niya alam yung corregidor. Hindi niya alam kung ano yun. Tapos in-invento ko lang yung core, kinuha sa ganitong pangalan. Yung reader, kinuha din sa ganito kaya pinaghalo. Corregidor. Kinimbento ko, nakasagot ko lahat. Ako kasi ginawa ko kasi na yung ano sa music. Hindi naman sa kaya kong anin lahat ng instruments. Ayun, tumugtog nga din ako. Ikaw, di ba tumugtog ka din ng gitara? Sabi mo kanta ng isang kanta ng Pilip Tagalog. Torete. Tugtog lang. Tinugtog ko lang sa gitara. Kasi hindi naman nila alam. Chords lang ang mga titingnan nila. Kahit mag-invento ka lang dun, okay na din. Ganyan. Bahay mo lang yung chords dun, okay na. Ako naman yung tinugtog ko na yung sa graduation. Piano ba? Oh, piano. Recite. Thesis. Thesis. Yung pangalang araw namin ng exam, niyaya ko si Matt at Russell. Uy, labas tayo. Matt lang naman bukas. Alam naman namin. Formula? Basta yung mga ano kung pa, kunwari, yung formula. Mga bobo! Formula. Formula? Formula, yun nga yung sinasabi ko. Formula. Mga formula. Tapos natatandaan ko pa dati yun nga yung last day ng math. Hindi ko masagot yung dalawa. Yung dalawang tanong. Ngayon, si Russell tas yung kaklase niya, sumenyas sa loob. Sumenyas sa CR kasi nakaharap ako yung CR, kitang-kita sabi. Tinawag akong gano'n, ngayon nagpaalam naman ako. Oo, oh, gano'n din nga naman sa Pilipinas na kapag nag-i-exam, dapat isa-isa lang sa bahay pumupunta. That moment sa prof na nagbabantay sa kanila, hindi alam na may tao sa banyo. Lahat naman ng
mga teacher namin ng district. Ganun. Rules lang talaga. Kasi bawal eh. Baka mali mo mag-communicate, ganyan-ganyan. Pumunta ako sa banyo, wala akong alam. Tapos tinanong ko, parehas pala kami, parehas kami ng ano nila. Tsaka yung kaklase niya ngayon, yung kaklase niya, Italiano nga kasama niya. Tinanong ko kung alam ba nila yung sagot sa last two na ano, na questions. Sabi ko, oh, sinulat sa kamay ko ngayon ganun. Sinulat lahat ng sagot. Kung ako ng tissue, pahing tissue, pahing tissue. Tapos, kunwari, ginagano ko sa ngipin ko pag nung pumasok ako. Pero andito yon. Pag tinignan yung kamay ko, kita yon. Dito, dalawa yon kasi. Pag tinignan, kita yung isa tissue din, yung isa tissue. Pag nag-abot ako, pag ginanong ko, kita. Pero nasulat ko lahat. Ganyan ko, susulat. Ganyan ko, tapos susulat ko. Di na ako nakita. Pero, risky yun. Risky. Kasi risky. May risk din na kasi na ma-cancel pa yung test mo. Wala ka pa. Baka ulit. Hindi ka papasa. Kasi hindi naman about sa pasa yung knowledge na nakuha mo that year. Once na natapos na nga yung math, lumabas ako, nakita ko si Razel. Sabi ko, Razel, sige, hinihintay mo dyan sa labas. Kanyang, hinihintay ko lang si math. Sabi ko, sige, hintay ko na lang. Wala naman akong gagawin mamaya nga. Nag-hintay na tayo. Aga nga namin lumabas nun, 11 pa ata, 12. Madali lang. Awkward moment, awkward silent pa naman yung kita mo sa... Gagawin natin guys. Lumabas ba tayo nun? Hindi, di ba? Hindi, yung sa math. Sa math, hindi. Asama hindi. Pangalawang araw na lumabas kami, pumunta kami sa isang mall, Euro Madue. At naligaw pa kami yung pauwi na kami. Sino may kasalanan? Dahil, uy, kita, may bus, pang ganyan, no? Uy, guys, may bus, tayo. Ano tayo, ah, sakit tayo. Takbo. Tapos, sino ang unang sumakay? Yun, yung pauwi na tayo, kaya nga, alas ay, tayo, 11 tayo. Yung naligaw tayo dun sa alas. Tapos, buti na may Pilipina na... Sabi ni Rasil, ayaw pa maniwala sa Pilipina, baka daw mga... May po kung may dadalhin tayo sa ibig. Isang dalagang Pilipina. Yung iba yung way. Oh. Ano dyan? Sino to? Ate? Sabi, ba't parang highway na to? Eh yung papunta pa lang kami dito sa mall, hindi naman highway yung dinaanan namin. Tapos nung kami nagkakilala, nagkatuwaan na parang... Popo nyo, haligaw pa tayo. Unang pa siya. Tapos, niyaya ako ni Razel na pumunta dun sa birthday ni Matt. Pero before that, may inisip si Matt. Inisip ko nun. Sabi ko, wag na, pre-invite yun. Sabi ko, wag ganun, may awkward lang yun. Kasi ayoko pa itong kasama dati. Kasi alam mo dati nung nakita ko, parang ano, snub. Kaya ayoko dati yung invite. Kasi pinilit ni Razel sa akin. Sige na. Sabi ko, ganun. Tapos, para lang yun, napilitan muna ako nung una. Tapos yun, andun na nga. Pumunta na sa birthday. Tapos, ano yung unang expression mo yun? Nakapunta na ako doon. Hindi, ikaw ang anong unang expression mo nung pumunta ka doon. Wala lang, kasi nagkakilala na tayo. Oo, yun nga, yun din. Kilala na tayo. Ayoko pala natin. Nanood kami ng movie. After 1 month, wala pang 1 month, 2 weeks lang yun kasi 1 week bago tayo nagkakilala. Hindi, wait lang. Totoo yung sinasabi niya, snub ako kapag ayokong mauna. Kapag may nakita ko Pilipino, gusto ko siya yung mauna mag-hi, mag-hello, mga ganyan. Ako, opposite. Yeah. Ibis na. Ako nung kasi sa school, kasama ko pa yung mga classmates. Eh, sila naman kasi. Akala ko kasi si Jerome, ka-classmate mo. Ang tangkad. Tangkad pa, 12 years old. Matangkad kay Razel. Kahit natin may. 12 years old ako parang taba ko. Oo, hindi. Na sa date ko nun. Kwento mo naman yung part na... Yung ilang weeks. Wala pang 1 month. Ako ba nag-aya sa inyong matulog sa bahay? Si Rasin. Gusto nilang matulog sa bahay. Dapat 2 nights, 3 days yun, di ba? Kaso si Rasin natin hindi pinaya. Ano masasabi mo, Rachel? Rachel? Masasabi mo? Yan. Nakagago mo kasi natutulog. Hindi mo. Walang kalamansi. Patingin. Manet Russell. Nagsakit sa bangs. Yun, natulog sila doon. Which is hindi ko pa nagagawa dahil wala pang 1 month kung kilala yung makikitulog ka sa bahay ng ibang tao. Nakikitulog ako sa bahay dati pero hindi yung 1 month mo palang kakilala. Natulog na agad. Sayang nga lang, di tayo nag-vlog nun. Pero ang ano lang kasi doon, dahil ginusto din ng parents ni Matt, kahit di naman ako kasyadong kaya na. Part naman na kay Yohan. Before namin na-meet si Yohan, nag-decide muna kami ng para maging close. Yung pasukan na noong 2018 ng September, unang-una, nakita nung kami kay Russell dahil siya lang yung kilala namin mo gusto magpiloto nun. Gusto mong piloto, yun, nangyari nga. Masok siya sa isang school na pwede siya maging piloto in the future. Ang unang-una pa nga pinapakilala sa amin, si ano, yung babae. Si... Matanga! Si...
Hindi ako, ano pinakalalo sa atin si Johan? Hindi. Diba sabi mo ng mga tropa mo, ba't puro lalaki nakikita sa vlog mo? Ah, yes, yes. Sinabi mo na din kay Razel. So sabi ni Razel, gusto nyo ba guys, pag-imbita ako may isang kilalang Pilipina dun sa school? Kilalang Pilipina eh! Sabi mo naman, okay lang. Yun po nga yung unang gustong pakilala sa amin ni Razel. Kaso before that nangyari, kilala namin si Johan. Unang expression namin na pinapahula ni Razel sa amin, matangkad. Mga bobo! Matangkad sa amin, tanggang mapayat. Judging from the picture ng profile picture niya doon sa Facebook, mapayat siya. Na matangkad kasi nakaupong ganun eh. Tapos maano masyado yung boses, mababa, which is mababa nga. Mabait, humble. Gago ka. Ang may plano pa nga sa anong gusto sila Razel at Matt nun para gawin kayo. Roll the clip. Ano yung plano mo? Wala. Razel? Awan. Huwag natin siya. Awan. Awan. Pag nandiyan na siya sa harap natin, huwag tayo magsasalita. Oo. Didikitan natin siya pero itututok ko tong camera tapos gagano lang kami oh. Tanagan mo? Just may ilo ka ano pa talaga. Inyanagan mo ya? Look at this dude. Ay, kakto lang subtitle na ito yan. Inyanagan mo. No. Yohan, bagong barkada na. You owe me. You recruit. Common. Look at the top of his head! Look at the top of his head! Look at his lips! Pilipinas. Ayun, yun yung plano sana dapat. Kaso yun, lalala siyang sumupot sa likod. Pero alam ko dati na yun siya. Kasi ando siya sa likod ng A-team. Tapos ayaw nyo. Kaya yung dalawa nila sa Marwan, ayun siya, yun siya, sabi ko. Nag-uusap nga kami ni Matt about sa YouTube. Tapos pila sabi ko parang umatras si Razel eh. Kasi nakaganyan tayo. Ako, ikaw at si Razel doon. Nakita mo umatras si Razel. Tapos kaya yun. Eh si Matt naman habang nagkwekwento habang nakatingin sa harap. Ewan kung may anong tinitingnan sa harap. Parang alam mo yung awkward na paalis. So, umatras lang ang content. May nakita kong lalaki na nakaitim. Na same height lang namin ni Matt. Almost. Nakaganon siya, nakaganon. Tinitingnan ako parang... Shhh! Wag kang iimik. So si Matt, continue nagsasalita. Tapos napansin ako ni Matt na ba nang... Tumingin kasi si Matt sa akin, pero hindi ako nakatingin sa kanya. So naano ni Matt, tumingin na din siya. Sabi ko, saan kinagawa? Kita niya si Johan. Plan. From there, makikita niyo na sa mga YouTube videos namin yung process pagkakalala namin kayo. Yung process lang na magkakalala kami ni Matt, ni Razel. Wala. Usapang paano na buo. Paano na buo. Nag-i-expect na din ako ng ano, ng away. Matayan? Matayan ba? Hindi naman. Pero hindi naman ganun siya. Hindi yung patayan. Hindi naman siguro ata. Patay. Sige na guys, let's end up this video. Ka-outro mo lang kanina, mag-outro ka na naman. Pangalawang... So ganun nga kami nagkakilala. Razel, Johan, Matt ako. For now, kaming apat lang muna. Dapat nabuusap nga tayong apat. So yun nga mga kaibigan, salamat sa inyong panonood. Like or share or subscribe. Like. And support Filipino vloggers. Ika 26 minutes. Dito adito ako tumin. 1, 2, 3. Kinagawa mo. Ngayon ako niya. Thumbnail pa. Baka hindi pa nga mangyari yung thumbnail na yun eh. baka mag-generate na lang.